Isang magandang araw sa inyong lahat. Muli, kinagagalak kong kayo'y makasama muli sa ating discussion sa module number 10 na may pamagat na ang paggalang sa buhay. Yung ating pong objectives ay makikita nyo po sa description dito sa may bandang ibaba ng ating video. Mababasa nyo doon yung mga layunin na dapat nating maisakatuparan sa pag-aaral ng module na ito. Ilan po sa mga tatalakayin natin na mga bagay na nagpapakita ng paggalang sa buhay at ano ba ang mga dapat nating iwasan nang sa gayon ay hindi ito masira at sa halip ay mas maibigay natin ang pagrespeto o paggalang sa buhay sapagkat ang buhay ay isa sa mga kaloob ng ating Panginoong lumikha. Isa sa mga una nating madidiscuss ang pag-iwas sa abortion. Ano nga ba ang abortion? Abortion ang pagpapalaglag o pag-aalis ng isang pitus o sanggol sa sinapupunan ng ina. Meron pong dalawang uri ng abortion. Una yung tinatawag nating kusa or miscarriage. Then pangalawa yung tinatawag nating sapilitan or induce. At sa usapin ng abortion, merong dalawang grupo na merong magkaibang pananaw patungkol sa isyong ito. Una yung tinatawag nating pro-choice. Ito yung may paniniwala or pananaw na ang pagpapasya at pagpili ay batay sa sariling paniniwala, kagustuhan at iniisip na tama. Mahalaga sa kanila kung ano ang naging desisyon ng isang individual at yun ang kanilang mas bibigyan prioridad. Then, merong ding tinatawag na pro-life. Okay, ano ang pro-life? Pagkilala sa likas na karapatan at dignidad ng tao na mabuhay mula conception hanggang kamatayan. Ito naman, mas pinapahalagahan naman nila ang life. Kumbaga sa choice is decision, dito sa number 2, mas importante ang buhay kaysa sa decision. Kung ang decision mo kasi ikawawala ng buhay ng isang tao, then para sa pro-life, hindi yun ang dapat. Dapat mas mapahalagahan mo ang buhay. Halimbawa, sa usaping rape, halimbawa, ang panggagahasa ay nagbunga ng pagbubuntis ng biktima. Then, kung ang naging desisyon ng biktima ay ipalaglag ang bata sapagkat hindi niya matatanggap na ang bata dahil yun nga ay bunga ng isang krimen sa kanya, sa pro-choice igagalang nila ang pasya na yun. Maaaring tinitignan ng pro-choice na kung tutuloy mo lang na may silang yan tapos ang sasapitin lang ng bata sa iyo ay pagmamaltrato dahil nga hindi mo gusto yung iyong naging pagdadalang tao, kawawa lang ang bata. Pero sa pro-life, hindi nila yun hahayaan. Kasi may buhay na yun. Buhay pa rin ang bata ang nakatayag. Ibig sabihin, kahit sa pinakamasamang sitwasyon mo pa yan, nakuha, kahit yan pa ay bunga ng panggagahasa sa'yo, at dahil nandiyan na yan, at nabubuhay na dyan sa iyong sinapupunan, dapat mong mapahalagahan ang buhay niyan kaysa sa iyong desisyon na ipalaglag. So, yun yung pagkakaiba ng kanilang paniniwala at pananaw. So, pro-life, buhay, pro-choice, ikaw kung ano ang desisyon mo. Then, mga ilang argumento sa pagitan ng pro-choice at pro-life. Ilan sa mga issue pa nila yung tinatawag na pasimula ng buhay ng sanggol or saan ba nag-i-start ang life. Then number 2, isa rin sa mga issue nila debate nila dyan is yung procreation and birth control.
sa pro-life kasi yung procreation or yung tinatawag na pagpaparami. Then sa pro-choice, dapat control. Kung alam mong hindi mo nakakayanin, then stop yung pagpapatuloy sa pagpaparami ng membro ng pamilya. Then, isa ring issue yung usaping rape or incest case. Pag incest case, ito yung relative. Okay? Ang gumawa ng panggagahasa ay kapamilya. Okay? Maaring tatay ng biktima, or maaring tiyo ng biktima, or maaring of course, pag usaping rape, hindi lang biktima ay babae, kundi meron din kasing nagagahasa na lalaki or yung ating mga nasa LGBT community. So, yun po yung ibig sabihin. The number four naman na issue is yung usaping estado ng buhay. So, estado ng buhay, nakakaangat sa buhay, ikaw ba ay kapos, isa rin yan sa kanilang binibigyan priority pagdating sa usaping buhay. Then, pangalawa naman yung tinatawag nating euthanasia. Ano nga ba ang euthanasia? Ang euthanasia ay isang gawain kung saan padadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala ng lunas na karamdaman. Tinatawag din itong assisted suicide. Ito rin ay tumutukoy sa paggamit ng mga modernong medisina at kagamitan upang tapusin ang paghihirap ng isang may sakit. Ilan sa mga uri ng euthanasia ay ang mga sumusunod. Meron tayong tinatawag na active euthanasia. Pangalawa, meron tayong tinatawag na passive euthanasia. Then number 3, voluntary euthanasia. Number 4, non-voluntary euthanasia. And number 5, involuntary euthanasia. Kung sinabing active, yung pag-assist ng mercy killing doon sa pasyente is may ginamit na medisina or may help ang medikalidad para yung kagustuhan ng pasyente na wag na siyang mahirapan sa kanyang malubang karamdaman ay matapos na. So, maaaring merong isinaksak na gamot. Tawag doon is active. Then, pag sinabi namang passive, ito naman yung pinili na wala nang gawin ang mga dalubhasa o mga manggagamot na tumitingin dito, kundi aantay na lamang na ito mismo ay dumating sa kanyang natural death. Ibig sabihin, total malubhana, so wala na tayong gagawin, antayin na lang natin na talagang siya ay maputulan na ng hininga dahil na rin sa malubhan niyang karamdaman. Ibig sabihin, may taning na, so inaantay na lang. Hindi na kailangan ng assist, pag-assist, or hindi na kailangan mag-turok pa ng gamot, or hindi na kailangan pang tanggalin yung aparatos na kabit sa kanya, kundi natural death. Kapag sinabi namang voluntary, yung pasyente, siya mismo yung nagsasabi na sa kanyang mga doctors or sa kanyang pamilya na tulungan na siya na na matapos na yung kanyang paghihirap. Then kapag sinabi na mga yung mismong pasyente na pag voluntary, siya mismo yung help me na kasi nahirapan na ako, gusto ko na rin matapos to, so help me na na putulin na yung aking buhay. The number 4 is non-voluntary. Maaring, ito sa mga, ang situation nito is, bawa ang pasyente is comatose. So, wala siya sa kanyang, tawag dito, wala siya sa kanyang kamalayan. Kapag non-voluntary, of course, ang pagbo-voluntaryo ay nasa kanyang mga mahal sa buhay. Nandun ang decision. Kung sila ba ipapayag na, bawa, machine na lang ang nagpapabuhay sa kanya. So, magde-decide ang family kung tatanggalin na ba or hindi. Nang walang kaalam-alam ang pasyente.
Na kapag sinabi ng mga involuntary, dalawang bagay yan. Maaring ang pasyente gusto niyang ilaban ang buhay niya, pero ang family niya hindi. Okay? Gusto nang give up. Or maaaring naman kabaligtaran. Ang pasyente gusto na natapusin ang kanyang buhay dahil nahirapan na siya, pero ang family gusto pang siyang ilaban. So, yan po ang ilan sa mga definition ng mga uri na yan. Then, next is yung tinatawag nating drug addiction. So, pinag-usapan natin dito yung mga issue ng nag-aalis sa paggalang sa buhay. So, kasi kapag mas nangingibabaw yan sa ating buhay, is parang tinatanggalan natin yung light ng respeto or paggalang. Then, yun nga, pangatlo, drug addiction. Pag sinabing drug addiction is pagkagumon sa mga pinagbabawal na gamot. Ano nga ba ang masamang epekto ng pinagbabawal na gamot? So, according to studies, maaring mawala ang iyong katinuan. Then, number two, pagkakasakit. Number three, pwede kang or pwedeng mauwi yan sa paggawa ng isang krimen. Number four, pagkamatay, most especially yung mga na-overdose sa pagtitake ng ipinagbabawal na gamot. Iba pang epekto, pagkasira ng pag-aaral, nawawalan sila ng interes, mas gusto na nila yung bisyo nila. Then number six, pagkasira ng personal na buhay. Kasi nga iba na siya kumilos, ginagawa niya, minsan wala na siyang pagpapalag sa kanyang mga mahal sa buhay, minsan naman nagagawa ng magnakaw para lang matustusan ng bisyo. So yan yung ilan sa mga nangungunang epekto kapag tayo ay nalulong sa pinagbabawal na gamot. Pero siyempre, kung ako sa inyo, huwag nyo nang experience. Kasi di naman lahat ng bagay sa buhay kailangan natin ma-experience para lang matuto tayo. Kundi minsan, may mga bagay din na dapat ma-observe na natin para tayong matuto. So, pagdating sa pinagbabawal na gamot, hindi yan in-experience. Okay? So, just observe. Lalong-lalo na sa mga taong mas pinili na magpakagumon sa ganyang bisyo. Ngayon, may mga question, bakit nga ba may gumagamit nito? Una, dahil sa barkada. More masasamang impluensya ng barkada. Pangalawa, curiosity. Dahil sa mga tanong sa kanilang kaisipan, ano ba ang feeling kapag gumagamit nun? Ano ba ang epekto niyan sa katawan? Gusto kong ma-experience? Sabi ko, hindi na kailangan. Pero minsan, yung iba kasi, dahil nga gustong maranasan, then pinapasok nila yung ganong kalakaran. Then number three, bakit may gumagamit? Dahil sa gustong matakasan ang mga problema ang nakakaharap sa buhay. So yan ang ilan sa mga kadahilanan bakit may mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pang-apat naman, yung tinatawag na suicidal or pagpapatiwal. Ito ay ang sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naayon sa sariling kagustuhan. Question, bakit nga ba may mga taong nagpapatiwakal? Una, dahil sa kawalang pag-asa na nakikita sa buhay. Para sa kanila, wala nang hope, wala nang chance, wala nang mangyayaring pagbabago. So, lalong nadadown ng sarili, then nakakalungkot, ang nagiging solution nila is pagpapatiwakal. Then number two, depression. Dahil sa sobrang kalungkutan, dahil sa sobrang trauma na nangyari sa kanila, or maaring sa sobrang kahiyan, yan ang isa sa mga dahilan. At pangatlo, letter D din, dahil wala sa katinuan. Maaring under influence ka ng drugs.
lalo na kapag overdose ka, minsan feeling mo isa kang superhero na makakalipad, then tumalon ka, then nakalungkot, hindi pala. Then, isa sa mga naging dahilan kung bakit ka nawalan ng buhay. So, tatlong letter D yan, ng mga reason kung bakit mayroong taong nag-suicide. Because of despair, depression, at dahil nawala sa katinuan. And I just want to remind you na hindi po solusyon ha, ang pagpapatiwakal sa anumang uri ng problemang kakaharapin natin, maliit man or malaki. Now, paano makaiwas sa depresyon? So, lahat tayo prone dyan, pero kaya nating iwasan. Number one, ito lang, panatilihing abala ang iyong sarili sa makabuluhang gawain. Hanggat maaari, huwag mo payagan ng sarili mo na nakakulong ka lang sa isang place, tapos isip ka ng isip ng mga bagay na walang may tutulong sa'yo, mas lalo ka lang madadown. Ang gawin mo, abalahin mo ang sarili mo. Gusto mo, mamasyal ka, gusto mo, manood ka ng mga masayang palabas sa telebisyon na makapagpasaya sa'yo. Hindi yung nagmumukmuka. Kasi mas iba pa rin yung abala at meron kang ginagawa. Then, pangalawa, pagkakaroon ng matibay na support system. So, ito naman, kapag alam mo na de-depress ka or meron kang isang hamon sa buhay na kinakaharap, then huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa mga mahal mo sa buhay. O kung wala man ang mahal mo sa buhay, nandiyan ang iyong mga maasahang kaibigan na pinagkakatiwalaan, o yung mga church leader, ang iyong mga advisor or mga kakilalang guro na alam mong makakatulong sa iyo, puntahan mo sila. Okay? Kasi malaking bagay ang merong sumusuporta sa iyo sa kabila ng suliranin na kinakaharap mo sa iyong buhay. Then, panglima, isa sa mga nag-aalis na kawalan ng paggalang sa buhay ay ang alcoholism. Okay, ano nga ba ang alcoholism? Ito yung labis na pagkonsumo ng alak. Ano nga ba ang masamang epekto ng alkoholismo? Una, nagpapahina sa enerhiya. Diba, kapag ikaw ay nalalasing, ikaw ay gumigiray-giray or nawawalan ka ng balanse, madali kang matumba dahil na-less ang energy. Then number two, nagpapabagal ng pag-iisip. Ang isang taong lango sa alak ay nagpamabagal yung response niya. Minsan kapag kinakausap mo, tagal sumagot, iba-ibang tono ang lumalabas sa kanyang pananalita. Then number three, naapektuhan ng paikipagkapwa. So minsan may mga lango sa alak na nauwi sa away or minsan merong hindi nagagawang maganda sa mga tao sa paligid niya kasi nga sa sobrang kalasingan. Number four, ang mahirap pa dito, nakapagdulot ng krimen. Dahil sa kalasingan, nakapang-rape, dahil sa kalasingan, nakapatay, dahil sa krimen, or dahil sa kalasingan nakapagnakaw, at marami pang ibang crimes. Then number 5 naman, nakaapekto sa kalusugan. Kapag sobrang lango ka na sa alak, minsan naapektuhan na ang katawan. At number 1 dyan, ang ating atay. Maaari kang magkasakit sa atay. Then number 6, nakalungkot yung maagang pagkamatay. Siyempre, kapag apektado na ang iyong kalusugan, unti-unti kang humihina at hanggang sa ito ay kawala ng iyong buhay. Ngayon, sabi nga sa tanong na ito, ano sa palagay mo ang inaasahan sa atin ng Diyos sa pagtrato sa ating buhay? So, ano nga ba ang inaasahan sa atin ni Lord? Paano nga ba natin ititreat or tatratuhin ang ating buhay? Sabi po dito, inaasahan sa atin ng Diyos na isa buhay ang pagpapahalaga sa kalusugan. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong health. Huwag mo siyang pababayaan dahil isa yan sa
mga susi upang ang ating buhay ay mas ma-extend, mas mapahaba natin, mas ma-enjoy natin ang buhay kung tayo ay healthy. Okay, sa buhay ang pagpapalaga sa kalusugan ng ating katawan, ito ang tanda ng pagmamahal sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung nais mong may padama ang pagmamahal sa Diyos, ingatan mo sa mga way ay ang ingatan mo ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin by being healthy. Siyempre, kapag malayo ka sa anumang mga bisyo, ikaw ay nangangalaga sa iyong katawan, siyempre, napapahalagaan mo ang iyong kalusugan. Siyempre, kapag ikaw yung malusog, mas na-extend mo or napapahaba mo at mas na-enjoy mo ang iyong buhay. Kunin natin ang isang quote galing kay Pope Francis. Sabi dito, ang buhay ng tao ay napakahalaga. Kahit na sino ka pa, ang lahat ay karapat-dapat ng mataas na paggalang at respeto. Diba? Sabi nga doon na kahit anuman ang kinalagyan mong sitwasyon o kahit ano pang iyong mga naranasan, deserve mo pa din ang respeto o paggalang. Hindi porke ikaw ay dating drug addict o hindi porke ikaw ay isang alcoholic o dating fanatic ng abortion, hindi ka na deserve na igalang. No, sabi ni Pope Francis, napakahalaga na kahit sino ka pa, ikaw ay deserve or karapat dapat pa rin na tumanggap ng mataas na paggalang at respeto sapagkat ikaw ay tao at may buhay. Okay? May buhay bilang isang tao. Then, gusto ko rin i-share sa inyo, sabi na itinuturing na maling gawain ang hindi paggalang sa kabanalan ng buhay. So, kapag ginagawa natin yung ilan sa mga nabanggit, yung alcoholism, abortion, euthanasia, yung pagpapatiwakal, ang ilan sa mga yon ay pagpapakita kasi ng kawalan ng paggalang sa buhay. At dahil dito, ito ay nagpapakita ng kawalan ng pasalamat at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. So once na ang buhay mo ay nakikita mo sa mga ganong issue, pagpapakita yon na ikaw ay walang pagpapahalaga at hindi mo nagagawang kilalanin, mapasalamatan ang nagbigay nun. At walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Ngayon, siyempre, sinasabi dito sa module na ito na kung gusto mong maipakita ang iyong respeto at paggalang sa buhay at ang iyong pagmamahal sa Diyos, then hangga't maaari, iwasan mo ang mga isyong nabanggit. Sapagkat ang pag-iwas doon ay pagpapakita ng ating paggalang sa buhay. At ito rin ay pagpapakita ng ating pasalamat at pagkilala sa nagbigay nito, walang iba kundi ang Diyos na lumikha. At bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang mahalagang tanong na ito. At ito'y sagutin ninyo sa pamagitan ng paglalagay ng inyong kasagutan sa comment section na makikita nyo sa bandang ibaba ng videong ito. So again, sagutin ang mahalagang tanong sa pamagitan ng pag-type or paglalagay ng inyong answer sa comment section sa bandang ibaba ng video ito. Okay, ano ang tanong? Paano mapananatili ng tao ang paggalang sa buhay? Again, hayaan niyong ulitin ko sa inyo, paano mapananatili ng tao ang paggalang sa buhay? So, maaari niyo nang ibigay ang inyong mga kasagutan sa pamagitan ng paglalagay ng inyong comment sa bandang ibaba ng video ito. At kung meron din kayong mga concerns or paglilinaw at mga katanungan, maaari nyo rin itanong iyan at ilagay sa ating comment section.
Muli, maraming salamat. Pagpalain kayo at sumain nyo nawa ang biyaya, buhay at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos.